Magandang umaga po, Father. At magandang umaga rin dun sa mga nanonood sa atin online. May tanong po ako dun sa mga may asawa. Ang inyo bang napangasawa ay kilalang kilala nyo siya bago kayo nagpakasal? Yung kanyang gusto, yung kanyang pananaw, yung kanyang paninindigan, yung kanyang mga dreams in life, or na-discover nyo na lang later on? Ha? Later on? Later on. Bakit ko po tinanong? Kasi, bago ko ikasal yung magkasintahan dito sa ating parokya, ay meron pong tinatawag na canonical interview. At dito sa canonical interview, ay tinatanong kung tinitingnan yung mga hadlang para hindi maituloy yung kanilang kasal, at tinitingnan din yung kanilang pagsang-ayon, no? Kung talagang 100% ba na talagang gusto nilang magpakasal sa simbahan, na walang pumipilit sa kanila. And then of course, kasama din po sa pagtatanong ay, paano kayo nagkakilala? Yan ay yung mga tinatanong, paano kayo nagkakilala? Kasi nakakatuwa po, my brothers and sisters, dahil yung way of meeting nila ay talagang always different. And lately, meron akong lima na natanong ng kung saan sila nagkakilala. At alam niyo kung saan sila nagkakilala? Sa mga applications sa cellphone. No? Sabi niyo sa akin, sa app, Father. So, saan lugar yon? Yung pala, application. Kasi sabi nila, doon sa application, Father, ay makikita mo yung mga, ilalagay mo kasi, sino ka? Ito yung mga applications na naghanap ng mga partners in life, no? Hindi yung mga hindi magandang application. So, lalagay mo kung sino ka, edad mo, tapos ano yung mga gusto mo sa buhay. No? So, nandun. Ngayon, yung app, ang gagawin niya, imamatch niya doon sa merong ganun ding gusto. At titingnan mo, once na merong nagmatch, titingnan mo kung gusto mo yung siya at gusto mo yung mga katangian niya. So, nung nagkita na sila, nag-message na sila, nagkita na sila, parang meron na kaagad silang connection. No? Kumbaga parang alam ko na ang paborito nitong ulam ay adobo. Kasi nakasulat dun eh. Adobo. Kaya kung o-order ako sa aming dinner o date namin, dapat merong adobo. Yan. So, yung po yung nangyayari, they already know one another. Pero, merong mga iba na para bang ang nangyari is na in love dahil sa sobrang gwapo, sobrang ganda. Tapos, ang nangyari is nagdesisyon na sige na, magpakasal na tayo kasi love na love talaga kita. No? Talaga ikaw na yung the love of my life. Papakasalan na kita. Pero hindi nila nakilala yung bawat isa. And later on, dito mo mararanasan na yung mga, naku, kung alam ko lang. Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na kita pinakasalan. No? Nagsisisi na kasi hindi mo na inalam. So, minsan, yun po yung dahilan kung bakit ang mag-asawa ay hindi nagkakaunawaan dahil sa kulang ang pagkakilala nila sa pagkatao ng kanilang pinakasalan. Pangalawa, my brothers and sisters, kung bakit ang pamilya, mag-asawa, ay hindi masyadong nagkakaunawaan is dahil sa pananampalataya, relihiyon. Meron po akong kinasal na nung namili siya ng pakakasalan, ay galing sa ibang relihiyon. So, kinausap namin. Sabi namin, so, sigurado ka ba? Sigurado ka ba talaga dito? Sigurado ka ba? Alam mo ba na ganito sila? No? Na meron silang pananaw sa kanilang relihiyon na hindi pwede sa atin? Eh, in love na in love. Sabi niya, sige father. Eh, okay, magiging okay din naman yan. Later on, ganyan. So ngayon, meron na silang anak at minsan makikita mo, nagkukwento siya, meron ng mga something. No? Eh, mga something na. Kasi kung hindi yung lalaki o yung babae yung
magkaroon ng pagbabago ay may puwersa galing sa magulang. No? Halimbawa, Katoliko, o bakit yung mga anak ninyo, di nyo pa pinabibinyagan? Sabi ng isang Katolikong nanay, eh yung anak niya nagpakasal sa ibang relihiyon. Eh sabi niya, eh hindi po sa Katoliko na eh, hindi po, ayaw ni husband o ayaw ni wife. So, ang nangyayari, sa isang tahanan na magkaibang relihiyon ang mag-asawa, napakahirap. Meron po akong kausap minsan, sabi niya, Father, alam mo sa bahay namin, tinatago ko yung mga imahen. No? Tinatago ko yung mga imahen. Kasi yung asawa ko, sabi niya, ay pag may makita siyang imahen, tinatapon niya. Makikita ko na lang nasa basurahan na yung mga imahen, yung mga picture ni Mama Mary, ni Jesus, o kaya mga malilit na rebulto, kasi sabi niya yan daw ay masama. So tinatapon niya. So makikita mo na ang gulo-gulo, no? Ang gulo-gulo ng pamilya. Lagi silang nag-aaway, yung pag nalilate galing sa simbahan, pag-uwi, nag-aaway, no? Ang gulo. Kaya my brothers and sisters, yung sinasabi sa second reading natin, sabi, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. No? Magpasakop, ibig sabihin ay pumailalim kayo sa kagustuhan ng inyong asawa. Gusto niyo ba yun? Ha? Ang daming sabi, ayaw. Ayaw. No? Pero, may kondisyon. May kondisyon. Sabi doon din sa second reading natin, yung asawa, dapat ang pagmamahal niya sa kanyang asawang babae ay kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, ngayon, my brothers and sisters, kung ang asawa ninyo ay mahal na mahal niya kayo, ginagalang niya kayo, binibigay niya yung mga pangangailangan ninyo, ay takot siya sa Diyos, kung ang tanong ko sa inyo ngayon, magpapakumbaba ba kayo sa inyong asawa? Yes. No? Kasi, hindi siya yung experience nyo kanina. Pero kapag isang lalaki pala, ay maganda ang pakikisama niya, pakikitungo, pagmamahal, pangangalaga sa iyo, at lalong-lalo na siguro sa inyong mga anak, ay ang sarap. Sabi mo sa asawa mo, dalhin mo ako kahit saan. Iutos mo sa akin kahit ano. Susunod ako kasi nararamdaman kong mahal na mahal mo kami. No? Sino pong may asawang ganon? Ha? Meron mga nagtataas naman ng kamay. Napakaswerte nyo. Kasi meron kayong asawang ganon. Dahil in reality, sabi ko nga my brothers and sisters, dahil may mga pagkakataon na hindi natin nakikilala yung mga napapakasalan natin, ay dito sa pagsasama ang daming mga hindi magandang nangyayari. So, dito sa gospel natin, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sabi niya, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, ay kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Yan ang sabi ni Jesus. At ang nangyari, dahil nga hindi nila matanggap yung ganong pananampalataya at pagtitiwala at klase ng pag-iisip, ang sabi ng mga iba, ayaw na namin sa, eh na sumunod. No? Kasi bakit namin iinumin ang iyong dugo? Eh sa ating relihiyon nga, napakasagrado, hindi nga natin pwedeng ahawakan ng dugo. Eh papainom mo pa sa amin. No? Eh di mas lalo kami nagkasala. So sabi nila, ayaw na namin sumunod sa iyo. So ito na po ang pinaka-catch ng story. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, itong 12 apostles, sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Dahil hindi niyo lang gusto o tanggap yung aking sinasabi. Parang sabi ni Pedro, saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang buhay, ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi niya. So, pagkita natin my brothers, na when it comes to faith, merong talagang time kung saan tayo po ay mamimili. No? Mamimili po tayo. Kung ang pipiliin natin ay ang Panginoon o yung sarili nating kagustuhan. Kaya, makikita mo po,
dito po sa ating simbahan, ang Katoliko dito sa Pilipinas is 82.5. No? Ibig sabihin is almost a million ang Katolikong nagpabinyag sa loob ng simbahan. Pero ang pumipili na magsimba kapag Linggo ay hindi ganoon karami. No? Kasi hindi nila pinipiling mahalaga 'yon. At out of that nagsisimba, meron ding konti doon na gusto nilang mag-serve sa simbahan. No? And out of that, naggustong mag-serve sa simbahan, merong iba doon na gustong mapalalim ang relasyon nila sa Diyos at gusto nilang magdasal pa at magtumulong sa kanilang kapwa. So makikita natin na ang faith is something that we have to make a decision whether I am for God or ang aking buhay ay for God means hindi kay God minsan, ganun. No? Paiba-iba. No? So, makikita natin ng Diyos ay tinatanong niya tayo, lalo na sa ating pamilya. Sabi ni Joshua sa first reading natin, sabi niya, kailangan sumunod tayo sa Diyos. At sabi ni Joshua, para sa akin at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Para sa akin at para sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Napaka-strong yung sinabi ni Joshua na kami ay para sa Panginoon. At sana ang panalangin natin sa inyo mga pamilya dito, lalo na yung may mga malilit na anak, akayin ninyo itong mga bata at sabihin niyo, anak, magsimba tayo kasi itong pamilya natin ay para sa Panginoon. Kung hindi sa Panginoon itong pamilya natin, eh para kanino pa itong mga pinaggagawa natin sa buhay? No? Ano yung dahilan kung bakit tayo nagpapakahirap, nagkumakayod, kung hindi naman ito para sa Panginoon? Lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kasi lahat ng ating lakas, lahat ng ating mga ginagawa, inspirasyon, yung pag-asa, yung tatag ng ating isipan at kalooban, lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya kung meron man tayong ginagawa, lahat ito dapat ay para sa Panginoon. And if you walk together, my brothers and sisters, as a family, no, towards the kingdom of God, makikita mo magaan ang buhay dahil lahat kayo sama-sama na naglalakbay. Pero kapag merong laging may black sheep sa family, no? Totoo bang may black sheep sa family? Ha? Ako yata. Hindi sila black sheep. Ang tawag lang sa kanila ay kulang sa pansin. No? Yung mga batang medyo pasaway, kulang yan sa pansin. Tingnan mo, pansinin mo, magbabago yan. They just need love and attention. So, ang mangyayari is, makikita natin na kahit anong struggle yung family, basta yung magulang ay merong leadership towards good and towards holy and spiritual life, makikita mo kayang-kaya mong dalhin ang pamilya. Na? Lalong-lalo na, ito yung medyo nakakalungkot, kasi ang mas madalas na nagsisimba ay mga nanay. Tama ba? Nasaan ninyo yung mga asawa? Ha? Asan sila? Sino dito ang may asawang dala? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13. Yung iba, asan yung mga asawa nyo? Nasa bahay? Ang ginagawa nila? Natutulog. Yung minsan, yan ang inyong... Kaya, alam nyo, kung hindi nyo sila madala sa simbahan, mas lalo kayong magsimba para sa kanila. No? Kung pinipilit nyo na sila, kasi ang faith naman hindi dapat pinipilit eh. No? Kumbaga parang iningi natin ng tulong sa Diyos at ang Diyos ang gagalaw sa kanila. Pero kung to the point na nag-aaway na kayo para lamang madala sila sa simbahan, sabi mo, okay, kung ayaw mong pumunta sa simbahan, payagan mo lang akong magsimba, okay na sa akin. Kasi akong magdadasal para sa iyo, para sa pamilya natin. No? I will make that sacrifice para sa ating pamilya, para maging okay tayo. So my brothers and sisters, I pray, no? Na sana yung ating second reading ay lalo nating maramdaman yung pagmamahal ng Diyos dahil nandyan sa lagi, sa loob ng pamilya natin, lalong-lalo na pag tama-sama tayong nagsisimba at tumatanggap sa kanyang katawan sa banal na misa. Amen? Tumayo po tayo.